years and 7 months na siya. So, kanina kasi may balak akong pumunta ng Manila, gawa ng mapasayro ako. So, ang nangyari, nung pinaandar ko na, is ayun na mag-start. So, total yung black siya. Ang umiil, ang gumagana lang sa kanya is yung radyo at saka yung ilaw. So, ayun, kinulikot ko siya, tinignan ko siya, ni YouTube ko pa siya. Yung talagang ayun na may gumana. Tsaka, humingin na rin ako ng tulong ng kapitbahay, mechanicalist, nagpatulong ako. So, ang nangyari kasi, nung nakita niya, chinek niya, tinanggal yung battery, trinay niyong lagyan ng ano, at i-check kung talagang ano is talagang, yun nga sabi niya na ano, conclusion talaga niya is wala, dead na talaga yung battery. Dala yung option ko, either pwede kong siya ipa-recharge na mas mura, or bibili ako ng bago. So, we decided na bibili na lang ng bago. So, we tried to call the battery company, yung Motolite. So, since we are running out of budget, so we decided na ipa-recharge na lang gawa ng medyo mas nakakamura kami. So, for the meantime, siguro yun na lang munang gagawin namin, guys. Ito na ngayon kasi sayang yung lakad ko kasi ngayon. Yan na sana yun. Pero, we tried our best na sana makakuha ng mas okay pa rin kasi yung paano yung pagbago, totaling bago siya para wala na siyang pangamba or yun, mas alam mo yung wala kang worry na baka mamaya anytime mag shutdown naman or ang worry ko talaga is since ako yung madala pumupunta madala sa Manila is baka bigla akong mamamatayan dyan sa expressway, so anong gagawin ko, diba? So it will cost a lot of money kasi alam mo, ang daming magiging problema kung mangyari yan. So, pero since naman talagang wala, so yung finances talaga namin lately is talaga napakahigpit. So, nasa 6 plus yata yung amount ng battery. Yung nga, napag-decision na lang namin na yun nga, mas doon na lang muna kami sa mas nakakamura kami. So, ito ngayon, ganito pala yun. Wala rin kasi ako masyadong alam about sa car. So, ito ngayon, since alam mo yung marami kang natutunan na from battery, kung kailan siya mamamatay, kung ano yung mga possible na mga causes niya, bakit biglang ganun. So, yun, kanina kasi parang bigla na lang siyang namatay. So, nagulat din ako, hindi ko siya in-expect. Ilang halimbawa bago siya mag-uno ulit yung mawawala yung ano niya? Mawawala ang alert. Yung halimbawa mag-ano naman siya, malubat ba? Hindi makarga ang ano. Hindi, mula nang kinargahan siya, mga ilang buwan bago siya maubos? Sandali lang maubos yan kung hindi kayo kumakarga ang alternator. Okay. Ang battery, pang-start lang. Pag umanda ng magina, alternator na. Okay. Okay. Pang-start lang yun. Okay. Sige, yun lang po. So, ito mas maliit. Thank you.
ayan na siya. Mandar na siya. So, battery lang talaga ang kulang sa kanya. So, kanina kasi guys, ito lahat yan, umilaw siya lahat. So, ayan, dahil pinalitan na namin ang battery. Actually, chinarge. Ni-recharge namin para lang mag-start. So, ayan na, okay na siya. So, ayan guys, battery lang pala talaga ang kulang. So, madali lang naman kahit baba. Kulan, parami pang laman. Ano na, binuhos ko na? Oo. So, ayun guys, ayun lang pala ang problema. Madali lang ang magpalit ng battery, as in sobrang madali lang, kahit babae pwede. So, ayan na siya. So, ngayon ko napagtanto guys na bilang driver, ang dami pala talagang kailangan matutunan. So, hindi lang pala kailangan puro ka lang drive, puro lang patakbo. So, yung mga parts yung kailangan mong alamin kung kailan siya. Alam mo yung kailan siya mag-expire, kailan hindi na gana. So, ang sabi kasi sa amin is, swerte na kami dahil inabot ng 2 taon at saka 7 months yung battery na to. So, buti na lang din guys at saka anak. Buti na lang din guys at hindi kami inabutan sa dyan sa daan na bigla na lang mag-shutdown yung battery. So, ayan, makakapagpatakbo na kami. So, nakakatakot kasi, yun nga, yun yung, alam yung iniisip mo yung gano'n, paano kung biglaan na parang hindi mo alam. Ikagaya ko, hindi ko alam kung paano tanggalin. So, kanina nakita ko kung paano tanggalin, kung paano yun, ibabalik, ayun. So, yan, okay naman na siya. So, sa araw na to, meron na naman akong karagdagang nalalaman about sa sasakyan. So, ito guys, masaya, nakakatawa, challenging actually. So, ayan na siya, umaandar na siya. So, waiting na lang ako para kasi winarm up ko, naka-warm up lang yung makina para makaalis na kami. So, kanina kasi nagulat ako, akala ko ano yung diferensya, pero alam ko naman kasi talaga na walang mali doon sa pagpaandar ko. Kasi nga, sabi ni boss, baka yung sa manibela, biglang nag-stuck, ganito, ganyan. So, hindi naman, ayan siya. Kanina talaga guys, talagang wala lahat yan umandar, tapos nag-spark lang yung niya, yung mga ilaw niya dyan sa na yan, umilaw lahat yan. So yung warning niya, lahat ng mga nasa nito, so ayan, umilaw siya lahat. So ayan, nakakatawa. So nasolve na rin namin, yun nga lang, hindi ko alam kung hanggang kailan yung siya, yung buhay nito, yung battery na to. So nagtanong na rin ako dun sa mekaniko at sabi naman depende at saka pang start lang naman talaga to para umandar at saka alternator na ang gumagana noon pag napaandar na siya. So ayun pala guys, madali lang talaga siya.